sakuna, panganib at aksidente. Mga bagay na maaaring dumating nang hindi inaasahan. Kaya mahalagang may kaalaman at abilidad sa oras ng kalamidad. Magandang araw, Lifesavers. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ating bansa, naghanda po kami ng isang episode upang mabigyang kasagutan ang ilang mahalagang katanungan ukol sa pag-aalaga ng may COVID sa sariling tahanan. Kaya stay tuned po for the next 30 minutes. Pinaka-common na symptoms ng COVID-19 ay lagnat, no? Fever, cough. Yung cough niya most usually dry cough, no, hindi yung may plema. Tapos sipon, sore throat or pananakit ng lalamunan. Tapos headache, pananakit ng ulo, madaling mapagod, nanghihina. Tapos pwede rin na magkaroon ng pagtatae, yung iba parang nasusuka or pagsusuka. Tapos yung pagkawala ng pang-amoy at pang-lasa. Ito yung mga simptomas ng COVID-19. Ngayon, ang simptomas ng trangkaso, kung titingnan natin, lahat naman tayo nagka-trangkaso nan. Halos pareho, no? Meron ding lagnat, pananakit ng katawan, pwedeng may sipon, no? So yun yung karaniwan sa trangkaso. Fever, headache, no? Fatigue. Tapos yung allergy naman, ang kaibahan ng ang allergy, usually walang lagnat 'yan, no? Tapos panandalian lang kung meron kang nalanghap kung saan ka allergy, no, usok, pagkain. Yung sipon, running nose, 'yun ang karaniwan na description ng sa allergy, no. Tsaka 'yun nga, one day, usually hindi siya magtatagal. Mabilis siyang mawawala, tsaka episodic ang allergy. So, kung tutusin, yung flu tsaka COVID-19, pareho yan viral, no? So, halos similar yung symptoms niya. Lalo na ngayon dito sa Omicron na mas mild, mas hindi natin nakikita yung pagkawala ng pang-amoy tsaka panlasa. Dun sa Omicron, ang mas nakikita natin dahil mas mild yung symptoms niya, mas karaniwan natin nakikita ngayon konting lagnat, pananakit ng lalamunan, ubo, sipon, no? Halos pareho siya ng flu. Kaya mahirap talaga i-differentiate ang flu at ang COVID-19. Medyo nakakalito talaga, no, ang simptomas ng COVID. Marami siyang overlap or mga simptomas na katulad ng mga ordinaryong sakit na karaniwang nakikita sa mga bata. So far, yung mga dumadating at nagpo-konsulta, ang kinukwento nila, nagkakaroon ng lagnat yung kanilang mga anak, may konting ubod sipon. Meron ngang iba na diarrhea ang presentation, nagtatae at nilalagnat. Na akala tuloy namin yung ordinaryong pagtatae lang, pero dahil kailangang ma-admit sa ospital at ginawa ng swab, magugulat ka na lang, uy, positibo pala for COVID. So siguro ang message ko is, sa panahon ngayon, dahil napakaraming may COVID, huwag magpakakampante pagka may nararamdaman kakaiba, whether you are an adult or a child, kasama parati sa ating considerations na pwedeng COVID ang iyong nararamdaman. At lalo na kung may mga nakasama ka sa bahay na na-diagnose as COVID o kaya mayroong mga simptomas na katulad ng COVID, hindi malayong pati yung nararamdaman mo o ng anak mo ay COVID din. This is actually very practical, something na hinaharap natin sa pang-araw-araw. Bigla na lang natin mababalitaan ng ating kasama sa trabaho o kaya isang kasama natin sa bahay, whether kapamilya or maybe somebody who shares the home with us, ay nag-positive. So paano na ngayon? Ako ba ay kinoconsider as close contact? Actually, ang pinakamadaling tanong na sagutin is, nasunod ko ba yung apat dapat dun sa panahon na magkasama kami nung nag-positive? Ibig sabihin, kung nagaharap ba kami, nakamask kaming dalawa? Meron ba kaming distansya na humihigit sa isang metro? Mas maiksi ba sa 15 minutes ang aming pagsasama?
at yung lugar ba kung saan kami nagsama ay kulob or maganda ang daloy ng hangin. Now, kung hindi tayo makapasa dun sa apat dapat, no, hindi natin ma-fulfill yung tatlo dun sa apat na yon, close contact na tayo. And if you think about it, syempre, lahat ng mga magkasama sa bahay, bagsak tayo sa apat dapat. Kasi sino ba naman na nagmamask sa bahay, di ba? We think of this as our home. Ito ang bubble natin. So karaniwan in the household, talagang napakabilis ang pagkalat. So usually, household members are considered close contacts. Doon naman sa trabaho, karaniwan na nangyayari kung nagsasalo kumain at humabaha ba ang lunch break, ayan, nako, close contact na tayo. So kung tayo ay close contact, ang susunod na gagawin, dapat mag-quarantine. So magandang tanong ulit to, no? Ito yung mga test na ngayon, pag-uusapan naman natin. Pag nagkasimptomas, anong mga test ang kailangan ang pwedeng gawin? Okay. So yung RT-PCR tsaka yung antigen test, these are the two tests, no, that can determine, no, kung meron tayong infection na due to COVID-19, if we have been infected, no, sa COVID-19. So ano ang kaibahan ng dalawa, no? Yung RT-PCR ang nadedetect niya mismo yung viral RNA, yung genetic material ng virus. Yung rapid antigen, base dun sa pangalan niya, ang dinedetect niya viral antigen or protein, no? Okay. Ang kaibahan nito, yung rapid antigen, mas kaya rapid, mas mabilis ang resulta, no? In 15-30 minutes, meron ka ng resulta. Yung RT-PCR naman, at least 24 hours, no, to 48 hours, depende sa kapasidad ng laboratory, no, kung ano karami yung kanilang tinetest. Okay. Tapos yung specimen naman na ginagamit sa RT-PCR, nasopharyngeal, no, pasok siya hanggang dulo, no. Tapos kailangan ang gagawa nito, trained na healthcare worker, at usually sa hospital to, o sa health facility ginagawa ang RT-PCR, hindi to pwedeng gawin ng sa bahay. Okay, yung rapid antigen, ang usually meron ding nasopharyngeal, healthcare worker ang gagawa niyan sa hospital, meron ding nasal swab, no. Tapos available din kasi yung saliva, no, pero hindi natin nire-recommend sa rapid antigen ang saliva kasi hindi maganda ang performance niya, no. Sa RT-PCR pwede ang saliva basta sa health facility din gagawin, no. So yun yung tapos pareho silang mataas ang specificity, no, 99% to 100%, no. So kung negative sigurado, pag positive siguradong positive, no. Yung sensitivity naman niya, ang mas mataas ang sensitivity ng RT-PCR kesa ng rapid antigen, no. Kaya ang rapid antigen, pinakamaganda siyang gamitin during the period na may symptoms, yung first week na may symptoms ang pasyente, no. Doon siya maganda ang performance. After the first week, bababa na siya, no, magiging negative na siya. Yung RT-PCR naman, ganun din, first week, maganda rin ang performance niya, mataas ang sensitivity during the first week na may symptoms, no? Kaya lang ang RT-PCR, matagal na magiging positive, no? It remains positive up to 6-8 weeks, no? Kahit na wala ka ng symptoms or magaling na ang pasyente. Kasi nga, ang dinedetect niya yung genetic material, no. So it does not necessarily mean na kung positive ka sa RT-PCR, natapos mo na yung isolation, quarantine, wala ka nang nararamdaman, positive pa rin. Pwedeng positive pa siya pero hindi ka na nakakahawa, no. Kaya ang RT-PCR tsaka antigen, ang recommendation pag may symptoms, no. Or na-expose. Yan ang gagamitin, no. Tapos, hindi na
din siya nire-recommend ang RT-PCR na ulitin. Hindi siya kailangang ulitin wala nang nararamdaman, no? Hindi siya kailangan for clearance ang RT-PCR kasi nga pwede siyang mag-positive ng matagal. No? Tapos ang rapid antigen, pwede siyang gamitin diagnose, no? Pareho ng RT-PCR kung walang access sa RT-PCR. Kasi ang pinaka-gold standard pa rin talaga ay RT-PCR, no? Kaya lang kung walang access or kagaya ng nangyayari ngayon na ang dami nating nangangailangan ng test, hindi na kaya ng laboratory or health facility, pwedeng mag-rapid antigen. So yung outbreak setting or sa maraming kaso or kailangan na nating malaman agad para makapag-isolate, no? Pwede ang rapid antigen test. Kaya sinasabi rin nga natin na hindi kailangan antayin ang resulta bago mag-isolate, no? Tapos ang mga test na ito ay hindi sila perfect, no? So pwedeng may symptoms ka pero negative ang result, no? So pag ganun ang sitwasyon, kahit negative yung resulta, basta may symptom, mag-isolate pa rin tayo. Kasi pwedeng konti pa lang yung virus, hindi siya na-detect, lalo na kung rapid antigen yung ginamit. Or mali yung pagkuha ng specimen, yung pag-process ng specimen. So may mga limitations ang test natin. Hindi sila 100%, no? Hindi sila perfect. Kaya importante pa rin na kung may simptomas, kahit negative ang result, mag-isolate pa rin. So yun yung gamit ng RT-PCR at ng ating rapid antigen test. Kasi kung nakaranas na tayong mag-antigen test, kung ginawa ito ng tama or ng swab na lang siguro, ng swab, whether that's for RT-PCR or antigen, kung ginawa ito ng tama, medyo uncomfortable. So, hindi yata kakayanin ng karamihan sa atin na magpasok ng swab all the way dun sa ating utak. yun ang sinasabi kanina eh, di ba? Na hindi ka medyo iiling, no? So, medyo ano yun, it will be uncomfortable. Kaya siguro, yung challenge doon is, tama ba yung prosesong ginawa? Ngayon, kung magkaroon na sana tayo ng mga home test kits na hindi NP swab ang ginagamit, kung hindi yung galing lang sa bungad ng ilong o yung laway ang ginagamit o sa bibig sinaswab, baka mas kayang gawin ng ating mga kababayan kasi mas hindi invasive, hindi mahirap kumuha ng specimen. Unfortunately, wala pa tayo mga ganun sa ngayon. So kung gagamit kayo ng antigen test, you have to make sure na tama yung sitwasyon, tama yung kit, no, rehistrado at maayos talagang gamit, and tama yung pagkukuha ng specimen. Yeah, ito yung ang pwede talaga na gawin sa bahay, yung self-test kit nga. Yun, nasal swab, yun, hindi yung hanggang dulo ng pharynx, no, yung nasal pharynx. Nasal swab yung ginagamit talaga. So, may instructions yun eh, na kailangan sundin para tama yung pagkuha ng specimen. At gaya ng nasabi ni Doc Anna, dapat kasi validated yung mga tests na yan, no, nag-undergo ng validation at approved ng ating FDA itong mga self-test kits na to. So ang importante yung tamang paggamit and then tamang pagbasa din ng kit. Kaya, so may guidelines yon kung irerekomenda natin na gamitin. Okay. Para hindi tayo maging kampante, yung ayaw natin na false sense of security eh, na ay negative pero mali pala yung paggamit nung test, no? Okay. So mild
yung kagaya na banggit ko kanina, yung mga sintomas ng COVID-19, so lagnat, dry cough, cold sore throat, easy fatigability, no, madaling mapagod, masakit ang ulo, yun, o pagtatae. Tapos ang kaya siya tinatawag na mild, hindi siya, wala siya yung nahihirapang huminga. Okay? Kasi yun yung difference nung severe at critical, no? Nahihirapan ng huminga. Okay? At yung lagnat hindi nawawala. Okay? Persistent fever. Okay? Tapos hirap huminga. Yun ang sintomas na severe tsaka critical. Yun ang binabantayan na wag sa ating mga mild, no? Yung moderate, dalawang klase kasi yung moderate, no? Yung moderate, tinatawag natin na moderate, pareho pa rin ang sintomas ng mild, pero 60 years old and above. Ito yung mga senior natin. At saka meron silang ibang mga karamdaman or tinatawag na comorbid condition. Yung may mga diabetes, heart disease, chronic lung disease, kidney disease, yung mga nagpapadialysis, yung may mga cancer, immunocompromised, yung obesity rin, no, kasama din yan sa mga risk factors. No? So ito yung mga tinatawag na risk factors for progression. Ito kasi yung mga binabantayan natin na sila yung at high risk na mag-progress to severe or critical. So kaya ang tawag sa kanila moderate kahit na ang symptoms nila ay yung mild, no? Moderate na ang tawag sa kanila, kailangan silang bantayan. Sa X-ray, wala silang pneumonia. Yung isang klaseng moderate ay merong, pag in-X-ray, meron na siyang pneumonia, no? So fever pa rin, cough, tapos pag pinakinggan yung baga, meron nang kaming naririnig, no? So tapos pag in-X-ray, merong makikitang pneumonia. Pero hindi pa nangangailangan ng oxygen, kaya tawag na moderate. Tapos pag nag-pulse oximeter din, no, yung pag-check ng oxygen saturation, ng oxygen sa dugo, more than 94%. Kaya hindi pa siya nangangailangan ng oxygen. So yun yung mga naka-classify as moderate. Okay. So yun yung difference natin, no, ng mild tsaka moderate. Moderate, may pneumonia or meron ng risk factors for progression. Elderly, senior, mga senior natin at yung mga may comorbid. Ngayon, ano ang dapat gawin, no? So mild tsaka moderate, pwede pa silang alagaan sa bahay. Okay? Lalo na ngayon na punuan ng ating ospital. Paano sila alagaan, no, sa bahay? Ano ang mga kailangan, no? So kailangan ma-isolate natin yung positive na miyembro ng pamilya, no? Sa yung kwarto na paglalagyan ng ating pasyente, yung COVID positive, kailangan maganda yung ventilation or merong bintana na pwedeng buksan. Okay? Tapos magmamask, no? Nakamask din ang pasyente pag may lumalapit sa kanya. Okay? So, kailangan mag-assign ng caregiver para sa kanya na yung caregiver na yon dapat hindi siya yung elderly o may comorbid condition, no? So, yon. Isa yon, no? Tapos, ano yung mga pwedeng inumin na gamot, no? Kasi ano yung babantayan, no? So, pwedeng uminom ng paracetamol para sa lagnat. Okay? So, yun yung imomonitor natin. Tapos, kailangan may pulse oximeter para ma-check na hindi bumababa yung oxygen. So, ang cut-off natin dyan, 94%. No? Below 94%, yun na yung mga ngailangan ng oxygen. Tapos, higit sa lahat, hindi dapat mag-antibiotic. Hindi dapat mag-self prescribe ng antibiotic, no? Ang COVID-19 ay virus, so ang antibiotic ay hindi effective para dito. Okay.
Tapos kung may ubo, dry cup, pwedeng maglagundi. Tapos vitamins, no? Vitamin C, vitamin D, zinc, pwede naman 'yan. Okay. Tapos masustansyang pagkain. Kailangan hydrated, no? So fluids, fruit juice, no? Okay. 'Yan ang mga kailangan nating gawin, no, sa pag-alaga sa pasyente na mild or moderate na nasa sa bahay. Yung sa mga healthcare workers natin, yung talagang nag-aalaga ng mga COVID-19 patients natin, sila yung gumagamit ng N95. No? Yun ang para sa kanila, N95. Tapos sa non-COVID, pwede yung KN95 plus eye protection pala, no, sa hospital. No? Sa bahay, no, kung mag-aalaga ka, so yung medical mask, no, or KN95, pwede niyon. Tapos maganda pa rin medical mask sa paglabas, pero kung hindi kaya, okay rin na maganda pa rin naman ang protection na makukuha sa cloth mask, no. Tapos pwede ka rin naman maglayer, no. Yung surgical mask tapos yung cloth mask. No? Yan. Kasi marami rin ako nakikitang nagdodoble-doble ng mga mask. Dapat siguro alam din natin kung ano yung objective natin. So, unang-una, gusto natin na yung mask ay lapat na lapat sa ating mukha, no? So, kunwari, gumagamit na tayo ng N95, KF94, or KN95, hindi na dapat nilalagyan niya ng isa pang layer sa ilalim bago mo ikakapit yung ano, yung mask, no? Kasi mababreak yung seal. So parang kumbaga yung pinapakinabangan mo sana from those masks nawawala kasi hindi na siya lapat, no? So ang pinaglalapat lang natin o pinagdodoble natin is surgical mask, yung blue and white, no? Kasi hindi siya nakahulma sa mukha natin. So tatakpan natin niya ng cloth para kumapit ng maayos. Usually yun ang recommendation para ma-achieve natin yung seal na pinakamahalagang objective ng pagsusuot ng mask. Basically, I think alam naman natin kung ano yung mga kondisyon or kalagayan ng ating mga kasama sa bahay na kakayanin pa nating bantayan at yung mga sa tingin natin pwede nang or dapat nang dalhin sa ospital. Typically, pag nakikita nating nahihirapang huminga ang isang pasyente, meron siyang disorientation, kinakausap mo nang hindi na matino ang sagot sa'yo. Tulog ng tulog, no? Yung usual na ginagawa niya sa bahay, hindi na niya kinakaya kasi hinahapo. Those are signs na dapat talagang nasa ospital na ang isang pasyente. And actually, hindi na natin dapat paabutin sa ganon. So, ito siguro, Doc Benjo, yung halaga nung kailangan meron tayong kapartner na telemedicine provider. Kasi, doon makikita habang inire-report natin yung nangyayari doon sa pang-araw-araw ng pasyente, tatanungin tayo ng ating nurse or ng doctor, ano po ba yung kanyang heart rate? Gaano ba kabilis ang kanyang paghinga? Kasi doon pa lang sa mga patterns ng paghinga at tibok ng puso, makikita na kung kailangan nang pumunta sa ospital ang isang pasyente. Now, kung wala tayong ganong klaseng supervision, I think, no, kung napapansin natin na dapat, no, ikonsulta na at maaring kailangan ng dali sa ospital. So actually, malaking problema yan ngayon sa ating mga families. Ano? Kung may nag-positive, yung positibo, i-isolate natin. Bumubukod siya para hindi na siya makapanghawa pa ng mga kasama niya sa bahay.
Now, yung mga nakasama sa bahay, exposed na sila. And unfortunately, dalawang araw pa bago nagsimula yung simptomas ng ating pasyente, nakakahawa na siya. So kahit mismong minutong yun, binukod mo na yung positive case, may dalawang araw na siyang nakalamang na nagkalat na siya ng mikrobyo sa bahay. So ang binabantayan natin ngayon, yung kung kailan lilitaw yung simptomas ng mga nakasama sa bahay. Kasi ayaw na natin silang magkalat pa sa ibang tao. So, gaano katagal dapat mag-quarantine itong mga kasama sa bahay? 7 araw pag bakunado or 14 days kung hindi sila bakunado. That is to prevent them from spreading the disease to other people. So again, another very common scenario sa ngayon, ano, kasi pamilya nga ang nagkakahawaan. So, si parent, of course, mag-isolate kasi may simptomas siya. Tapos yung kanya namang mga kasama sa bahay, whether this is adult or children, kailangan mag-quarantine, hindi muna lalabas for 7 or 14 days, depende sa kanilang vaccination status, at susubaybayan ang kanilang health status, making sure na hindi sila nagkakasakit, maayos ang kanilang pakiramdam, nakakapagpahinga ng maayos, and so on. No? Wala tayong pwedeng ibigay kasing gamot para maiwasan mabawi or mapigil, no, yung infection kung nandoon na sa katawan. So, unfortunately, hindi pa ganoon ang antas ng ating siyensya na meron tayong pwedeng ibigay para mabawi or ma-reverse yung infection kung nandoon na. Pero monitoring, para alam natin habang maaga kung may nararamdaman ang isang pasyente, will help us be proactive para kung sakasakaling may maaagang simptomas na siya, na nagkaroon talaga siya ng infection, ay mabigyan din natin ng mga gamot na makakatulong sa symptom relief, no, para mas maging maginhawa yung pasyente. Ang vaccines natin, it protects us from severe disease and prevents hospitalization, no, mas lower yung chances na hospitalization kasi nga mas mild ang yun ang protection na nakukuha natin sa vaccine. It does not necessarily prevent yung pagkakaroon ng infection. So nakita natin dito sa Omicron na kahit na bakunado o may booster na, pwede pa rin magkaroon, no? So kaya ang paalala natin pa rin is really to do all the preventive measures, yung masking, physical distancing, no, kasi nga hindi siya nagpe-prevent ng infection but prevents severe disease and hospitalization. Maraming salamat po sa panonood, Lifesavers, at kung sa tingin niyo po ay very useful ang video na ito, maaari niyo po itong i-share sa inyong mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Manatiling ligtas at panatilihin ang minimum health protocols. Palaging magsuot ng face mask, maghugas ng kamay at ang social distancing. At kung maaari ay huwag na po tayong lumabas ng ating mga tahanan upang makaiwas tayong mahawa ng anumang sakit. Laging tatandaan, mahalaga ang kaalaman at abilidad para sa oras ng kalamidad, ikaw ay Lifesaver!